Kaya nagagawa ako ng gagawa ako ng dito ni na matamis. Ito na gumawa ako ng niyan, yung ang linagay ko guys sa dito ko guys is isang kana isang kana kunat milk oil at saka yung linagyan ko siya ng asin mga 1 teaspoon, 2 teaspoon asin, basta mapil mo lang yung alat, tama na may alat siya konti, basta may asin. Oo, tapos ngayon yung ginger, malapit na siya guys, tapos haluin ko na siya. Malapit na siya guys, malapit na. Pag na ano niyo guys, na ganun na siya, yung parang hindi na siya putol-putol, yun na ang tamang ihalo siya guys. Hindi na siya, oo, yun na siya, o tingnan niyo, sticky na siya masyado, yun, tama na yun guys. Pwede mo na siya ihalo, o tingnan niyo, napaka-sticky na niya. Mas maganda kasi yung medyo sticky siya para, ano siya, para ano siya yung hindi siya basta-basta napapanis. Ganun yan. Ito na yun guys. Ito na yung ginawa kong day ko. Malo. Ang hirap ang hindi. Siya guys, ang ginawa ko nito guys, inano ko muna, binabad ko siya sa tubig tapos para hindi siya matigas kasi matigas yung ano eh yung purple, binabad ko muna siya sa tubig tapos niluto ko sa rice cooker. Tapos pag nagluto kayo guys, huwag niyong damihan ng tubig para hindi siya lata, para buong buo siya guys. Kasi hindi siya masarap pag medyo lata ang biko mo eh. Nakita mo talaga siya buo-buo siya guys. Mas maganda kasi yung mas maganda kasi yung buo-buo siya. Yun ang aking version ng aking biko. Purple na biko. Masarap kasi tingnan guys pag ano, parang mas maalam mo guys pag purple kasi mabango siya, mabango ang purple dito guys, di ba? Sarap. Ano na sa tapos na guys, nalo ko na kanina pa ako bungkal ng bungkal. Hindi siya masyado matamay, hindi rin siya mong kasi nilagyan ko siya ng kunting asin yung ano ko tapos may luya siya kaya medyo masarap siya. Okay, thank you for watching.